Kinwestiyon sa Senado ang pagsasagawa ng clinical trial sa mga bakuna kontra African swine fever dito sa bansa. May unang balita si Mav Gonzalez. Bakit natin isasalang sa clinical trial ang bakuna kontra African swine fever na hindi pa aprobado sa bansang pinanggalingan nito? Ito ang paulit-ulit na tanong ng Senate Committee on Agriculture. Hindi pa approve sa Vietnam. Vietnam ang gumawa eh. I-importin nyo para mag-clinical trial. Noong time na yon, merong available na vaccine si Vietnam. Pero marami pong countries ang nag-aagawan for the supply. Hindi nag-aagawan. Ayaw nga tanggapin na ibang country. Kayo lang ang may gusto eh. Bakit din daw pinayagan ng Food and Drug Administration ang pag-angkat ng 300,000 doses ng bakuna? Ayon mismo sa FDA, sa Vietnam, 60 baboy lang ang tinest. Sagot ng FDA, request ito ng Bureau of Animal Industry. Question din sa Senado kung bakit pribadong kumpanya ang nagkasa ng clinical trial, bagay na itinanggi nito. Hindi po kami yung nag-conduct ng trials. Lahat po nung test were done by BAE. Sila yung nag-monitor kasi po, sila lahat po yung gumawa ng test. Kami lang po yung nag-administer ng vaccine. Itinanggi rin ng kumpanya ang sumbong ng isang grupo na ibinenta umano ang bakuna sa farm owners. Ang worry namin, bakit nagkaroon ng 300,000 doses sa market? At ito'y ibinenta. Ibinenta yan. No? That's why there was a waiver. May waiver eh. Na pag bumili ako, ibig sabihin, you know, I'm taking all the risk. Hindi dapat ibebenta because special permit lang ito. Hindi po kami nagbenta. Subukan nyo hong bumili kung may mabibili kayo. Sabi rin ng BAE, all accounted for ang 300,000 doses. Tinalaki rin sa pagdine kung epektibo ba ang bakuna kontra ASF. Base raw kasi sa phase 1 trial ay nagdudulot ng shedding ang bakuna. Lumabas po yung virus from the animal that were vaccinated. Is that good? It's not good po kasi vaccination, yung shedding po is one of our worries. Ang report ng shedding nanggaling mismo sa BAE, pero kahapon binawi nila ito. Sa control, wala pong signs na na-transmit yung virus sa bakuna na na-transmit doon sa control animals. Kaya po, in that case po, safe yung bakuna. Ayon sa SINAG, sa ongoing na phase 2 clinical trial, may isang farm sa Pangasinan na nangamatay umano lahat ng baboy. Total pig na sa loob is 3,428 before trial. Ang nangyari is yung nahawa eh. So walang natira ngayon dun sa farm. Walang namatay, wala hong ano dun sa mga tines. Kasi kung yung ano mamamatay, hindi yung nakabakuna, kung hindi effective yung bakuna. Natapos po yung 120 days at naibenta ho nila yung mga baboy. Hindi pa rin naresolba kung may black market nga ng ASF vaccine at kung epektibo ba ang bakuna. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.